Tara, sama ka. Biyahe tayo. Private road yun? Ha? Private road? Oo, private road yun. Papasok. Pwede diretso lang kayo pababa. Pagdating mo sa baba, siguro mga 500 meters madadaanan namin. Merong bahay doon sa gilid? Bahay na yung kulay puti. Puti ba yun? Hindi ko na napansin. Ay, hindi. Ituktok yun ng bundok yung bahay na puti. Bahay ayan, basta dire-diretso lang po kami doon? Oo, diretso. Hindi pa kami liliko? Bali, yung pagpababa nun, pataas pa rin yun. Sa tuktok yun, may bahay na ano, parang mansion. Sige ate, thank you. Balik kami. Pero may mga tao pa kaya doon ngayon? Ay, hindi. Okay. Ay, ganun. Sige, sige. Pasya lang. Salamat! Ayan. So, balik tayo guys. At silipin natin ulit yung area. Okay. Guys, pababa kami. So, medyo ano, rough talaga ang daan. Ayan. So, dandaan lang tayo. Okay. Pabulusok to, pabulusok. Bulusok din. Baka mabulusok yung ulo natin dito eh. Oh my God. Hello, buat lo na. Mahigit 3 kilometro mula sa National Road, kailangan mo munang tahakin ang daang ito. Ngunit ibang ganda ang sasalubong sa iyo kapag narating na ang Lasyon River. Thank you.
joining. Iniwan na namin yung motor dito, pero mula dito sa pinagin, iwan na namin yung motor. Siguro mga ilang metro na lang. Kasi naririnig na rin natin yung lagaslas ng tubig. So, ayan. Tingnan natin kung ano yung makikita natin doon sa lugar. So, medyo intense ang dating dahil yung dala nating sasakyan ay hindi naman pang ano eh, pang rock road, ano. At yung dinaanan natin, kita nyo naman, grabe. So, ayan, may signage na rin pala dito. Good afternoon. Mahigit isang oras mula sa lungsod ng Puerto Princesa ay mararating natin ang malawak at malinis na ilog na napaliligot ang mga malalaking tubo na magsisigong silong sa malamig na tubig na dumadalo dito. Tanong natin kaila ate kung ano yung mga ilang activity na po pwede natin gawin dito. Ah, sige, dalawa na lang po kayo. Ayan, nila po ate. Sila yung mga caretaker dito sa sitio. Paili sa La Shell River. So, ano po pangalan niya ate? Kayo po? Ate Mila. Ayan. So, okay lang po, i-video ko kayo, no? Nani? Okay. Magpapaalam ako. Ayan. So, sila ate Mila at ate Ate Malin ay sila yung mga caretaker dito. Pero liban po sa kanila, may mga aso pa ditong caretaker din. Ayan, oh, no. Ayan. Mga kasama nila sila, sir. So, balikan natin sa Ate Mila at si Ate ano po, Malin na nalilimutan ko. Ano ba naman yan? Ano po ba yung mga ano, ina-expect ng mga turista natin, yung mga local tourists natin na pagpupunta sila dito, ano po ba yung pwede nilang gawing activity? Sa ngayon, ligo. Pero po, maliban po sa paliligo, meron po tayong pwedeng rentahan na mga katulad. Nakita ko kasi meron kayo dyang mga salbabida, ganon. Ayun. Salbabida. Magkano po yon? 10 pesos. Ano na po yon? One to sawa sa gamit o per hour? One to sawa. One to sawa na. Ayan, nakaka-journey. One to sawa na raw. Kapag kayo ay nag-rent ng mga salbabida nila. Then, napansin ko po, ano po yung doon? Rope po ba yun? Jumping. Anong tawag dyan? May tawag ba doon, kuya? Yung jumping, jumping rope? Jumping rope, no? Ayun. Then, ayun, yung mga in-expect natin na po pwedeng gawin dito sa La Shell. At malawak yung river. At ito po ay ano, pinamamahalaan ng Purok Masagana, Barangay Bahili, Puerto Princesa, no? Ayun. So, sila po ay, kayo po ay mga volunteer dito. Volunteer po kayo. Ayan, mga miyembro po sila ng Purok at volunteer din at the same time dito sa area para mapanatili yung kalinisan, ano po? Kasi importante talaga na malinis yung area natin, ano? So, ayan. Kung kayo po ipapasyal dito at magdadala kayo ng pagkain, sobrahan nyo na rin. Di ba? Sobrahan nyo na rin. Kaya nga.
Oh, para masama na rin po yung mga volunteer, ayan, mga kababayan dito sa Puerto Princesa at sa mga tourists pa natin na galing na ibang lugar. Maliban po doon sa mga ibang activity, may mga plano po kayo dito. Ito mga kubo-kubo. Paano po pala yan, yung gastos nyo dito sa ano, sa mga kubo? Sa purok na rin. Yung kinikita dito namin, yung nire-roll. Unti-unting pinano, dinidevelop. Kung may nagbibigay ng Kaya nga. Sige, pero... Delicious box mo. Ayun. Sige po. Kumbaga, in-improve namin to. Oo nga. Purok to purok. Ang purok lang ang na-improve nito. Salamat tayo sa puro kasi kahit pa paano meron na tayong alternative na pagkakitaan at pwede magamit ng puro. Ayun. So siguro papasyal ako ulit dito para siguro, baka one and just balak namin kasi dito magano-ganon ng kayak. Opo, yun nga. Medyo pataas ng pataas na yun. Ayan, baka may mga yung mga kababayan natin dyan may hotel. May mga sobra kayong kayak dyan. Padala nyo na lang dito. Di ba? Ayun. So maraming salamat to. Okay mga ka-journey. Magandang hapon. At ngayon ay nandito na tayo sa La Shao River dito sa Barangay Bahiling Puerto Princesa City. No? Ngayon kung kayo ay pupunta dito from the city of Puerto Princesa, may git isang oras ang biyahe, ano? At mas preferred natin na gumamit ng mga motorsiklo para pumunta dito dahil from the main road kailangan nating tawirin yung rough road ng may git 3 kilometro mga ganon. At makikita mo rin doon sa main road yung pinakaratula ng La Shao River. Then, pag nakarating ka dito, malapit sa area na to, meron na rin yung karatula makikita. So, ayan mga kababayan, mga kaibigan, kung kayo ay naghahanap ng magandang pasyalan at bagong pasyalan dito sa Puerto Princesa, pwede nyo bisitahin itong Barangay Bahili. Meron sila dito yung La Shao River na kung saan ay unti-unti na dinidevelop. Patulong yan ang kanilang prop na yun ang sabi sa atin nung ating nakausap na caretaker dito. So, ayan. Maraming salamat. Sana yung nag-enjoy kayo sa ating journey ngayong hapon ito. So, maraming salamat. Bye-bye na. Pangalan mo kaya? Jeric Minjola si Kuya. Ako po si Rigel Padalapat po. Rigel Padalapat. Ayan, taga dito kayo sa Bahili? Taga dito. Ayan. Ano pangalan mo kaya? Gusto nyo yung shoutout yung mga ano nyo? Shoutout ko po si Brainard tsaka si Patrick. Ako wala. Makasarili ka. Ganun eh. Ay, jowa mo. Baka gusto mo yung shoutout? Sa jowa ko niya si Angela. NANI! Yeah. Okay. So shout out daw sa jowa niya Angela Bungkal. Sige. Wala po. Wala po. Oh, no. Yan sige. Thank you. Panoorin niyo ah. Bumaya, bukas.